Magandang araw po mga ka-eyeball. Ito po si Doc Alan. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kaibahan ng mga binibentang anti-radiation eyeglass sa mga optical clinics at mga anti-radiation demo lenses na binibenta po online. Ano po ba ang kaibahan nila? Magkaiba po ang materyales na ginagamit sa prescription kumpara sa ginagamit na demo lenses anti-radiation glasses. Ang ginagamit po sa prescription lenses ay tinatawag na hard resin. Ang ginagamit naman sa mga demo lenses ay tinatawag na acrylic. Ang binibenta po ng mga prescription glasses ay maraming klaseng proteksyon, hindi lang isa, marami pa. Sa mga online naman, mayroong konti o wala talagang proteksyon. Ang prescription lenses ay hindi madaling magasgasan. Meron siyang tinatawag na scratch resistance coating. Hindi katulad sa demo lens, madali po itong magasgasan. So kapag punas ka ng punas, magagasgasan ka agad. Hindi katulad dun sa prescription lens, hindi ka agad. Wow naman! Wow! Smudge resistance. Ibig pong sabihin, yung mga bakat ng ating mga daliri, ng ating katawan, yung mga oils natin, hindi siya madaling babakat doon sa prescription lens kumpara sa demo lens. Kapag puro bakat na, o kapag nahawakan mo yan, syempre, pag bumakat, pupunas ka na naman. Yung punas ng punas, yun, magagasgas ka agad. Tapos, ang hirap pang linisin kapag demo lens ang ginagamit. Mapapansin yan yung mga nakabili na. Ang prescription lens, matigas ang materyales po nito. Ang materyales ay tinatawag na hard resin. Ang materyales po ng prescription lens ay matigas. Dumadaan yan sa mga testing na kailangan meron siyang sapat na tibay para proteksyonan ang mata natin kung sakali man ito ay tumama o merong tumamang bagay sa salamin natin, hindi siya dapat masisira. Pagdating sa init naman, thermoset material ang prescription lens. Hindi siya mabilis bumaloktot. Hindi katulad ng demo lenses, konting init lang, magbabaloktot na siya, maaari na siyang mag-pop. O kaya madideform siya. Sa prescription lenses, hindi siya madaling kapitan ng tubig. So, ibig sabihin, pag nabasa siya, yung tubig, aagos lang kaagad. Sa demo lens, kapag nabasa siya, mag-stay pa yung tubig, kasama ng tubig yung dumi, so, mag-stay din yung dumi. Ang prescription lenses, meron siyang anti-glare na property. Pag inilawan natin, makikita ninyo yung silaw ay hindi na nanatili dun sa salamin. Sa demo lens naman, yung silaw nandun. Ang silaw na to, maaaring makatakip dun sa gusto mong tignan. Kaya hindi mo makikita ng maayos yung titignan mo kapag puro silaw na siya. Mas makapal po ang ginagamit natin ng materyales sa prescription lens kumpara sa demo lenses. Meron tong kapal na mga 1.6 hanggang 2 millimeters dun sa walang grado. Kung sakaling pareha silang walang grado, sa demo lenses, nasa 1 millimeter lang hanggang 1.2 millimeters. So talagang manipis siya. Mas malinaw ang lente ng prescription lens kumpara sa demo lens. Meron tayong tinatawag na Abbe value. Yung Abbe value, ito yung kakayanan ng materyales na mag-focus ng light. So ibig sabihin, kapag mababa ang Abbe value ng materyales tulad ng sa demo lens, hindi magpo-focus ng maayos yung light dun sa mata natin. Kapag hindi siya nag-focus ng maayos, maaaring meron tayong makita na distortion, maaaring nagwe-waves, maaaring merong ibang kulay. Ito ang malaking magiging dahilan kung bakit tayo mahihilo kapag ginamit natin itong lente na demo lens. Kapag prescription lens, ito ay ginawa para mabigyan tayo ng malinaw at komportabling paningin. Ang demo lens, ginawa yan para maging pattern lamang para sa gagawing prescription lens. Pattern lang siya, kasi yung hugis niya, yun ang susundan. Tapos itatapon na talaga yun, yung demo lens na yun. Kaya siya tinatawag na demo lens. Kaya tayo bumibili ng salamin, ano bang hinahanap natin? Una sa lahat, linaw. Sunod, protection. Sunod, comfort. Bakit ba tayo gumagastos? Kailangan nating magpakatalino. Sana po may natutunan kayo dito sa video natin na ito. Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Salamat po!